Naranasan mo na bang maliitin dahil sa hindi mo naman talaga kasalanan? Sa tingin ko, oo. Kaya dapat mong mapakinggan ang istorya ng isang babae na minaliit at pinahiya ng isang mayamang babae dahil sa nagkamali ito sa kanyang trabaho. Ngunit laking gulat niya nang malaman niya kung sino talaga ang waitress. Sino nga ba ang waitress at ano nga ba ang totoong nangyari? Halina at panoodin natin ang istoryang ito. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago ko pang uploads. May isang babaeng mayaman at maganda at ito ay si Donna. Maraming kalalakihan ang nahuhumaling sa kanya dahil sa kanyang itsura. Ngunit hindi niya ito pinapansin nang dahil sa isang lalaki at ito ay si Jericho. Si Jericho ay mabait na lalaki at hindi maitatanggin na gwapo ito. Nagustuhan ni Donna si Jericho dahil sa isang pangyayari na hindi niya malilimutan. Niligtas kasi ni Jericho ang kanyang buhay dahil muntik siyang masagasaan at napahiga sila sa sahig. Kilig na kilig talaga itong si Donna sa tuwing nakikita niya si Jericho. Isang araw, naglalaro ng basketball si Jericho at napadaan doon si Donna. Naisipan ni Donna na magpapansin kay Jericho, kaya naman agad kumuha ito ng tubig at pagkain para ibigay dito. Maya-maya pa lamang ay lumapit si Donna kay Jericho pagkatapos nitong maglaro ng basketball. Nakita naman ang kalalakihan si Donna habang naglalakad at nanlaki naman ang kanilang mga mata dahil sa ganda ni Donna. Wow pare, ang ganda ng chicks oh. Ano kayang ginagawa niya dito? Tanong ng isang lalaki. Nagulat sila nang lumapit ito kay Jericho at inabutan ito ng pagkain at tubig. Jericho, alam kong pagod ka. Ito nga pala oh, pagkain at tubig para bumalik ang lakas mo. Sabi ni Donna. Ay, salamat pero pasensya na. Meron na kasi akong pagkain. Baka pwedeng sa iba mo na lang ibigay. Kasi yung mga tropa ko, wala silang pagkain eh. Sabi ni Jericho. Hindi tinanggap ni Jericho ang pagkain at ibinigay naman ni Donna ang pagkain sa mga tropa ni Jericho. Kahit na hindi ito tinanggap ni Jericho, ay kilig na kilig pa din itong si Donna dahil ang gusto niya lang naman ay makausap si Jericho. Sige Jericho, alis na ako ha. Maraming salamat nga pala sa pagkausap sa akin. Kinikilig na sabi ni Donna. Umalis na si Donna at sumakay na ito sa kanyang kotse. Pare, chusy ka pa dun? Ang ganda nun ah. At tingnan mo yung kotse niya. Mukhang mayaman. Sabi ng isang tropa ni Jericho. Pare, kahit na anong sabihin mo, hindi ko naman talaga siya magugustuhan. Sabi ni Jericho. Umalis na si Donna at nakaramdam siya ng gutom. Tamang-tama naman at nasa tapat na siya ng isang restaurant. Hindi na nagdalawang isip si Donna at bumaba siya ng kanyang kotse at pumasok sa restaurant upang kumain. Ma'am, ano pong order nyo? Tanong ng babae. Isang chicken with rice at isang ice cream. Pakibilisan ha, gutom na kasi ako eh. Sagot ni Donna. O sige po ma'am, salamat po. Makikihintay na lamang po ang pagkain sa inyong table. Sabi ng babae. Umupo si Donna sa table at kinuha niya muna ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang Facebook ni Jericho at tiningnan ang mga pictures. Palagi siyang kilig na kilig tuwing nakikita ito. Maya-maya pa lamang ay natapos niya na itong gawin, ngunit wala pa din ang kanyang order. Ano ba yan? Ang tagal naman ng pagkain. Naiinis na sabi ni Donna. 5 minuto pa lamang naman ang lumilipas simula nang siya ay umorder, ngunit inip na siya. Tumayo si Donna para kausapin ang waitress kung nasaan na ang kanyang pagkain. Hi miss, nasaan na yung order ko? Kanina pa yun ah. Bakit hanggang ngayon wala pa din? Naiinis na sabi ni Donna. Tinanong ng waitress kung nasaan ang order ni Donna at agad naman itong bumalik sa kanya upang sagutin ito. Ma'am, pasensya na po. Kasi madami pong customer. 1 minuto pa daw po ma'am at isa-serve na sa inyo. Salamat po.
sabi ng waitress. Naghintay si Donna ng isang minuto at sinerve naman ito ng waitress sa kanya. Ma'am, pasensya na po sa paghihintay. Ito na po ang order nyo. Sabi ng waitress habang nilalagay sa mesa ang pagkain. Napansin ni Donna na mali ang pagkain na inilagay ng waitress sa kanyang mesa. Uminit ang ulo ni Donna at agad ipinahiya niya ang waitress. Ano ba yan? Ang tagal-tagal na nga ng order ko? Mali pa ang ibibigay mo pagkain sa akin? Ang dali na nga ng trabaho mo, hindi mo pa maiayos? Hindi ka nauunlad pa sa buhay mo, tandaan mo yan. Pagalit na sabi ni Donna. Pinagtinginan sila ng mga tao at napahiya talaga ang waitress sa sinabi ni Donna. Ma'am, pasensya na po talaga. Bago pa lamang po kasi ako dito at sobrang nalilito pa po ako. Sabi ng waitress. Hindi na. Ikaw na ang kumain yan. Bayad na naman yan eh. Siguro minali mo talaga ano. Para pag may mali sa order ko, ay ibibigay sa iyo kasi patay gutom ka. Pagalit na sabi ni Donna. Tiniis na lamang ni Donna ang gutom at lumabas siya sa restaurant upang bumili na lamang sa labas ng instant na pagkain. Nakita niya naman si Jericho at agad nawala ang pagkainis niya sa waitress. Muli ay kilig na kilig siya nang nakita niya ito. Ngunit napili niya na lamang na hindi na muna dito magpapansin. Dahil pumasok ito sa restaurant dahil baka kakain si Jericho doon. Lumipas ang mga araw ay patuloy pa din ang paghanga ni Donna kay Jericho. Tuwing naglalaro si Jericho ng basketball ay lagi niya itong pinapanood dahil gustong gusto niya talaga itong makita. Ang pinagtataka niya lamang ay hindi siya magustuhan nito kahit mayaman siya at sobrang ganda. Maya-maya lamang ay napansin ng isang lalaki si Donna at nilapitan niya ito. Uy, di ba ikaw yung may gusto kay Jericho? Tanong ng lalaki. Oo, bakit? Anong kailangan mo sa akin? Umalis ka nga dito? Hindi naman ikaw yung ipinunta ko dito. Lapit ka ng lapit. Naiinis na sabi ni Donna. Kung sa akin? Kung sa akin ka na lang. E di sana, hindi ka na nahihirapan pang maghintay. Sabi ng lalaki. Wala kang pag-asa sa akin dahil si Jericho lang talaga ang gusto ko. Sagot ni Donna. Tawa lamang ng tawa ang lalaki sa sinabi ni Donna at lumayo ito sa kanya. Maya-maya pa lamang ay natapos na ang basketball at hinabol niya si Jericho. Agad naman itong nawala sa court at nakita niyang palabas na ito ng pinto. Uy Jericho, saglit lang, hintayin mo naman ako. Tawag ni Donna kay Jericho. Ngunit madami ang tao kaya hindi siya narinig nito. Siksika ng mga tao at nakita naman ni Donna na sumakay ito sa kanyang motor. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Donna na habulin si Jericho dahil nakakotse ito. Sinundan niya ang sinasakyang motor ni Jericho at aalamin niya kung saan pupunta ito. Tumigil naman itong si Jericho sa restaurant na kinakainan niya dahil nagutom ata ito nang dahil sa laro. Sinundan niya si Jericho sa loob at nakita niya ito na nag-iisa lamang sa lamesa. Lalapitan na sana ito ni Donna nang biglang lumapit ang waitress kay Jericho at umupo ito sa kanyang tabi. Nag-init naman ang ulo ni Donna dahil sa kanya nakita at agad niyang kinausap ang waitress. Hoy ikaw! Oo ikaw, napamali-mali. Umalis ka nga dyan? Anong karapatan mong umupo sa harapan ni Jericho? Pasigaw na tanong ni Donna. Nagkatinginan naman ang mga trabahador doon at naalala nila si Donna na siyang sinigawan dati ang waitress. Uy, si Donna pala. Siya yung sinasabi ko sa iyong iniligtas ko na muntik ng masagasaan. Sabi ni Jericho sa waitress. Ano? Kilala mo ang waitress na yan, Jericho? Ang kapal naman ng mukha niya na lumapit sa iyo. Naiinis na sabi ni Donna. Uy, kumalma ka naman. Huwag mo sigawan ang girlfriend ko. Dahil wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. At ano naman kung lapitan ako ng girlfriend ko? Pinagbigyan naman siya ng manager dahil birthday niya ngayon. Sabi ni Jericho. Nagulat si Donna sa kanyang narinig. May girlfriend na pala
ang gustong-gusto niyang lalaki na si Jericho. At ito ang waitress na kanyang sinigaw-sigawan. Napahiya siya sa mga kumakain dahil narinig ng lahat ang usapan nila. Nanliit itong si Donna at hindi makagalaw dahil sa pagkakahiya niya sa mga tao. Natatawa na lamang ang mga crew dahil may gusto pala itong si Donna sa boyfriend ng waitress na kanyang sinigaw-sigawan. Sa ngayon, si Donna ang napahiya sa mga tao dahil hindi niya alam na may kasintahan na pala si Jericho. Simula noon, hindi na siya pumasok sa restaurant na yun at nawalan na siya ng pag-asa kay Jericho na magugustuhan pa siya nito. At dito na po nagtatapos ang istorya. Sana'y nagustuhan niyo po ito. Muli ay humihingi po ako sa inyo na suporta. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago pang uploads. Maraming maraming salamat po at God bless us all.